Hi guys, good afternoon. Maraming nagtatanong pala sa akin paano ako nakapunta dito sa Canada. So, marami akong pinagdaanan talaga bago ako natuloy dito. Kasi nag-apply din ako talaga before. Ang plano ko talaga is sa Europe lang, diba? So, nakapagbayad na ako ng 75,000. Na-apply ko dati sa Europe, sa Poland. Pero, parang mahigit na isang taon ako nag-intay. Tapos walang nangyari doon. So, hanggang ngayon, hindi ko siya nare-refund yung aking 75,000 NT, hindi sa peso. So, malaking bagay yon, nasa almost 100,000 na yun sa peso, guys. So, ayun na nga, ang tagal ko nag-intay, tagal ko rin nag-apply ng ganyan. So, talagang pa hindi ko maintindihan kung ano ba yung pupuntahan ko talaga, kung mag-Europe ako or magka-Canada. So, yun na nga, inantay ko pa rin, inantay yung apply ko pa Europe dati. So, hanggang sa napag-desisyonan ko na mag-Canada na lang ako kasi baka hindi para sa akin talaga ang Europe. So, ayun na nga guys. Meron akong katrabaho na nakita na paalis na papunta dito sa Canada. So, bago siya umalis that time, nakausap ko siya na kung ano yung in-applyan niya. Baka pwede na mag-apply din ako sa in-applyan niya. So, ayun na nga, guys. Kasi, syempre, mabait si Lord. Ayan. So, kinuha niya yung aking email. Tapos, binigay niya dun sa naunang umalis yung email ko. Tapos, siya yung nagpasa dun sa agency. Sa consultant dito sa Canada. Tapos, yun, matagal pa rin ako nag-wait noon kasi after nila umalis, nag-stop hiring sila talaga. Nag-stop hiring sila. So, parang nag-antay ako ng another 6 months. Oo, nga ganun. More than 6 months siguro. Hindi ko na talaga matansya. Kasi yun, nag-intay talaga ako ng ganun katagal bago pa ako na-message ng agency. Sabi nga, it's worth to wait. Ayun, syempre. Diba? Tapos sa 6 months na yun talaga, syempre, kailangan may pera, ganyan. Kailangan may ipon kasi ang placement na binayaran ko is nasa 200, pagpalagay mo na 250,000 NT. Yun yung binayaran ko na sa pag-alis ko mula Taiwan papunta dito sa Canada. So, ayun na nga, nag-wait ako ng 6 months. Tapos, lagi ko yung ina-update ang agency kung may hiring na ba sila. Kung, syempre sa 6 months na yon, syempre matagal na yon kung iintayin mo, diba? Kaya lagi ako nag-update noon sa consultant kung may hiring na ba or wala pa. So, lagi nila dating sinasabi sa akin is wala pa, hanggang nga sa naka 6 months na. Tapos yun, nagulat na lang ako, pag-check ko ng email ko, may email sa akin na you are hired without interview. Urgent hiring nakalagay sa email sa akin. Kaya without interview siya kasi urgent hiring yung pupuntahan ko. Yung employer ko. Ngayon, kumbaga that time, urgent hiring sila. Kaya, no interview needed. So, ganun yung nangyari. So, after nun, syempre, ang tuwa mo, no. Tuwan-tuwa ako nun. Before makareceive ka ng email. Syempre, ikaw ba naman, 2 years ka na lang sa Taiwan? Syempre, mangangamba ka na bakit ang tagal, tapos di ka pa nakakaalis, matatapos na yung kontrata mo, ganun. So, ang nangyari, ayun, tuwang-tuwa talaga ako. Syempre, di ba, sino bang hindi matutuwa? Tapos after that, papasahan ka ng tawag dito. Ng papel na magsasign ka yung agreement. Papasahan ka ng agreement. Pipirma ka doon kung talagang desidido ka ng umalis. So, ayun, pipirma ka sa agreement. Then, after that, na makapirma ka sa agreement, papasahan ka nila ng kontrata. Pag nakapasa ka ng kontrata, bibigyan ka nila ng invoice. Doon nakalagay kung magkano yung first payment na babayadan mo para sa processing fee. First payment, guys. First
You mean, hindi siya, ano ah, hindi siya yung total buong babayaran mo na. First payment pa lang yon. So, ang binayaran ko sa first payment ay ipagpalagay muna na ang palitan that time is sa Taiwan, ang Canadian is 23. That time, parang 23 NT ang $1. So, ang binayaran ko that time is 75,000 NT for my first payment. So, then, sa next part ng aking video, doon ko naman ikukwento yung sunod na process kung paano ako dire-diretsong nakaalis sa Taiwan papuntang Canada. So, ngayon yun lang muna, guys. Thank you for watching. Bye-bye!